Brooks once again. Shout out dyan sa mga proud na maging Pinoy, Filipino. Yay! You know, it makes me so proud for being a Filipino. Huh? Kasi ang dami nating mga bagay na hindi mo makikita sa ibang bansa. Di ba? So that makes us different from other countries. That's why we are special. Ang galing ng English mo, you know. Ha? Yun nga din sabi sa akin ng nanay ko eh. Kasi yung pinsan ko, she told me that your cousin is so intelligent. My God. So, syempre naisip ko, nanay ko yun eh. Eh syempre, kung intelligent yun, mas ano ako? So, I'm the intelligent. My God! My son, you're very bright and... Okay, so I'll give you guys my best reasons why I love being Filipino, man. Dito sa atin sa Pilipinas, yung bang nakasanayan nating magmano po sa ating mga nakatatanda sa atin. Especially lalo na sa ating mga lolo, lola, 'di ba? Dito lang yan sa Pilipinas. Walang ganyan sa ibang bansa, you know? Dapat ganyan. Kahit other countries na pumupunta dito, my friends, you know, Americans, Koreans, you know, they are so shocked, you know, for seeing us. Why are you doing that? So they tried. So my kaibigan, he also wanted to mano with my uncle. So we did like this. Not like this. I told him to do it like this, not like this. Paano kasi kung paano kung galing sa CR yun? Yo, hello tito, kumusta? Smell like corn. Alam ko kinain mo, my goodness. Iba sa mga gusto kong ano ng Filipino is yung, di ba, sa atin lang dito, kumbaga, tayo lang merong maraming mga gestures na tayo lang naman din ang nakakaintindi. Tulad ng yung, di ba, pagtuturo ka. Ito, alam niyo na to, pero gusto ko pa rin itong i-share kasi sa iba, di ba? Kasi I know you guys would agree with me, you know? Like, pointing of the lips. Yung, oh, di ba? Di ba? Oh, di ba? Oh, ikaw, oh. Ba't mo ginawa? You know? Kasi ang ganda kasi noon, di ba? Di mo na kailangan gumalaw ng kamay. Halimbawa, nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho, nagpupukpukan ng ano, nagka-carpenter ka, you know? Then, ano, tatanungin ka ng tatay mo, Doom! Hi, Nigdiso! Brip kong sinabit, digdig kaso bago, so sinampay ko digdig. Ayun, you would tell me. Ibig sabihin nun, andun, kung saan mo. It depends on the pitch or intonation accompanying the pointing of the lips with the sound, you know? Like, it depende yan sa distance ba. Kung malapit, eh syempre, ito, saan mo nilagay? Ibig sabihin, nandyan lang, malapit. Pero pag malayo, Pati, alam ba ba, magtatanong sa'yo ng direksyon. Saan dito yung ano? Sir, magtanong na, saan dito yung bahay ni Carmelita Singit? Yun, sabihin mo, kung sasabihin mo diretso, tsaka pili ko ng kanan, gaganin mo lang. You know? So, ganun. Na tayo lang meron ganyan dito. So, I love being Filipino, you know? Especially being a Sorsogonon, you know? I'm a proud Sorsogonon, I'm a proud Bicolano, you know, kasi sa amin din kasi, basta sinabi kasi yung Puragon eh, mahilig daw sa sili. Eh, di nagyabang ako eh, no? Kasi dito sa Cebu, meron mga kaibigan na nakain ng Bicol Express, kaso hindi, alam nyo na, yung level nung anghang is different from ours talaga. Nung sa kanila daw, sabi nung isang kong kaibigan eh, yung amin, yung nanay ko, pag nagluluto ng Bicol Express, walang gata. Tapos, bumbo yung pasitis. Tayo, alastik. It's very, you know, it's very basic. Eh, yung isang kaibigan ko, di sabi niya, wala yan, tol. Sa amin nga eh, luto ng nanay ko, napakasarap. Pag nagluluto siya ng Bicol Express, dinudurog niya pa. Para, yung sobrang anghang, yung alam mo yon, para magkaroon ka na ng almoranas sa sobrang anghang. Hindi ginawa ko, sabi ko, wala pala kayo. Uragon to, tol eh. Sa amin, dun sa amin, habang nagluluto ka ng Bicol Express, yung pasitis, sinasalpak na dun sa ututan mo. Para direkta ka na magkaroon ng almoranas. Ganyan kalupit kami, tol, ha? Ganyan kalupit ang mga uragon. Ito yung gustong-gusto ko kasi dito lang din nito meron. Especially sa nanay ko, you know? Dito lang, dito ka lang makakakita ng kung paano pulutin ang isang bagay gamit yung paa.
dito lang sa Pilipinas mo makikita kung paano pulutin ang isang bagay gamit ang paa. You know? Kasi yung mama ko ganun eh. Diba, habang nag-ano yan, habang nagluluto yan, you know? Luto siya. Nagigisa. Ngayon, paglagay niya, nalaglag yung bawang. Nagulat ako kasi, you know? Ang galing tol. Pag-pick up niya ng bawang, gamit paa. Pala, siguro ko soccer player ng nanay ko eh. You know? Pinulot niya gamit paa. Oh my God! That is so disgusting! Pero yung luto, masarap, tol. Kung gusto nyo, dun din kayo kumain sa bahay. Ha? So, ganun. Napakaganda, napakagaling. Only in the Philippines, man. Yung pinakagusto ko talaga dito sa Pilipinas, you know, we Filipinos love to sing, you know, karaoke, you know. Kahit saan ka pumunta dito, kahit siguro mga squatter area, meron silang mga DVD player with karaoke on it, man. We Filipinos loves to sing. Kaya nga ang daming mga Filipino na magagaling na singer, you know. Yung magagaling mag, ano, parang ako, you know, it's so easy to sing, man. Like, you know, napakadali, you know, it's like natural to us, man. It's like, you know, kasi diba siguro nung times ng ating mga ninuno, habang ginagawa tayo, you know, habang nag sila, you know, siguro ko nakanta sila, kaya habang, you know, oh, sarap, baby, yeah. Kaya siguro nung nilabas yung mga ninuno natin, ang gagaling na nilang kumanta, kaya ganun yun siguro, you know. I told you, man, I'm so bright then. So guys, huh? Yun yung mga isa sa mga favorite reasons why I love being a Filipino, man. Kayo, sa inyo guys, mga ka-Japrocks, comment nyo kung ano yung pinakagusto nyong bakit kayo proud na maging Pinoy, you know? So comment lang, you know, like and share again and subscribe to my YouTube channel. YouTube pala. Okay, so this is JetProx once again. Until next time, peace.